Guys, okay na ba yung ating audio bago tayo mag-start? So, yun. Antay muna natin pumasok ang ating mga suki. Because hindi to, in-announce ko naman today, pero walang oras kung kailan ipapublish yung ating live. So, yun na nga. And, let me check first. And as of now, we have 0 viewers. Tingnan natin kung nakalive na ba talaga tayo or... Ay, but upcoming? Ba nakalagay upcoming pa lang? Sige, wait lang natin ng ano, few minutes. Hindi pa nag-notify. May problem talagang, ano, no, YouTube. Ayan, meron na tayong... Ayan, guys, may nag-like na. Kamusta naman ang ating audio? At masayang ating pag-uusapan this evening or kung morning ba dyan sa inyo or afternoon. Ayan, we have a viewers na. Hello, Brian. Hi, Kuya. Ako ulit from Pampanga. Gandaghing. Hey, RJ. Winston Cepeda. Hi po, Sir RJ. Hello. Hello. Pasok na mga suki. At marami tayong pag-uusapan this evening. At as you can see, ang pangit natin. Ayun, bago tayo magkwentuhan, antayin mo natin yung ating mga iba pang viewers. Si Chinita, bakit naka-restricted ang kanyang message? Hi, Kitty Berry. Katy Berry? Kamusta na yung audio, guys? Okay naman ba? Kasi last night may nabasa ako na ano, na comment na para mas gusto nila na wala akong microphone. So, let's see kung ganun pa rin ba. Kasi parang putol-putol daw. I don't know, baka sa internet last night. Kaya siguro hindi ganun kaganda ang register ng audio. Hello, Jeffrey Mendoza. Winston Cepeda. Clear naman po. So, clear naman daw ang ating audio. Mas malinaw pa sa tubig. Ayan. Hi, RJ. Watching from UAE here for Alexi, but watching you all the time. Ayun, sabi ni Chinita, hello. So, ayan. So, guys, palike ng ating, ano ha, palike ng ating live. Ayun. So, antayin mo natin mag 100 bago natin ibigay yung ating outline kung ano yung ating pag-uusapan this evening. Pero syempre, nandiyan na din hello glow. Pero yung mga format, ganyan. At kamusta naman sa mga nagdi-dinner? Ayan, palike guys ng ating live. So currently we have 70,000 viewers. Palike po ng live para ano, mas maraming ma-reach. Hi Amber, hello RJ. Long time no chat kasi first live mo for this month, ha? No, kagabi po ang ating first live. Doon tayo sa venue ng Hello Glow MUPH. Actually, sa Sky Dome ng SM North EDSA. Ayan, nakalatang din na nanonood. Yung face mo kay RJ kahapon mala Hello Glow din. Aldrin Narciso. Ayun na nga, parang hindi ako masyadong confident yesterday kasi as you can see guys, so, madami akong sunburn. Kinonsiler ko na nga iba dyan eh. Ayan. Tapos ito, yun na dito, hindi yan sunburn. Ano, sobrang lala niyan pag tinanggal ko yung concealer. As in, ano, nabangga ko ng pool. Pagsisid ko sa henan, ganun. Tumama siya dun sa pinakakanto. So, yun, naloka talaga ako. First day pa lang, basag na agad ng ano, ilong. Nakakainis. Ingat-ingat tayo mga sunburn, pero bangas agad. First day ng vacation. Swimming pa more. Medaya na yun, guys. Kaya nag-glow doon tayo. Meron na yung ano, foundation. Kasi kailangan natin. At marami tayong sunburn. Tapos ito guys. Pag-uusapan natin tonight. So, thank you so much sa 111,000 viewers. So, pasok mga suki. Ayan.
Pag-usapan natin yung top 6 for the Hello Glow. Kung agree ba tayo doon, syempre, we have our own judgment. At saka na doon tayo sa venue, so we'll be able to compare kung ano ba yung nakita natin sa personal at saka ito nga nakita natin sa screen. Second naman, yung mga kung bakit ba hindi nakapasok si ganito sa top 6, ganyan, i-explain natin yan further. Plus, yung mga candidates na deserving naman sa 6, yun, na hindi nakapasok. Ang dami actually, mga underrated queens. Yun, good afternoon RJ, watching from Qatar. Face card at galing na pasarela si Alexi, also Tara. Sabi naman ni, kang gay sa loko ha, naloko ako sa live niya. I'll watch later after this. Ayun, bakit nakalive ba si Gaisel ngayon? Nasa top 10 ba sa'yo si McGarry sa Hello Glow? Iyan, pag-uusapan natin yan, Alan Edward. What else? Ano ba ba? Ayan, teka lang ha. Isin ko lang tong ating ano. Inaayos ko lang siya. So, ay, wait lang guys ha. For a while. Ayan, nakaayos na naman siya. Ayan, bakit nag-withdraw si Quezon City? Ayan, sige, pag-usapan na natin about kay Lorraine Ojimba. Si Lorraine kasi meron siyang, ang nakalagay naman kasi sa kanyang press release or yung statement na nilabas ang kanyang accredited partner ng Miss Universe Philippines Quezon City, personal matters daw. So pag ganun, respeto na lang natin kasi parang may problema yata about sa health. So let's see. Ayun, si Davao ano din no, parang nawala. Ayun pa, hindi, naantay pa rin natin yung statement kasi wala din siya yesterday, si Madam. Ayan, si Jeffrey Mendoza, na-surprise daw siya kay Lukban sa Hello Glow. Again guys, for the Hello Glow kasi, meron tayong tinatawag doon na voting doon sa mga social media accounts. So technically, doon sa yesterday na pinili, 5 lang talaga yung pinili kahapon. Plus 1. So ganun talaga yung mechanics yun. So, ginudge sila. Pangit naman ang terminology. Ayun, kahapon kasi, judge ngayon yung mga candidates doon. Parang 5 lang talaga. 5 lang talaga. Tapos yung isa plus 1 lang because of sa voting. Wala, ganun talaga mechanics. Kaya nga sabi, sobrang importante ng involvement ng mga fans dito sa journey ng mga candidates sa Miss Universe Philippines kasi importante ang voting. From day 1 until now, Glow Day Show, sino winner mo? Yung walang echos. Ikaw, Sky Sarawat. Later on, sige. Since, ano, natanong mo yan, sasagutin natin yan. Okay. Unang-una, ano, sa Hello Glow na event yesterday. Muntikan na ako malate. Kasi, ano, from Pasig to SM North, ang layo din. At thank you so much sa ating mga viewers or mga subscribers natin na na-meet natin kahapon. Sila, Miss Anna, ayan. Tapos, andyan din sila. Ano, shoutout din kay Jet Michael Buban. Ayan, mga nagpa-picture sa atin yesterday. Kahit medyo naiilang ako because sa condition ng ating skin, hindi talaga ready. Kaya nga, ayan, kasi, alam mo ba, naloka din ako sa inyo. Kasi, syempre, pagdating ko sa venue, ayan na, naglapitan na yung ating mga friends, yung mga subscribers, mga viewers natin, kanya-kanya pa-picture na sa akin, ganyan. Natutuwa naman ako, syempre nakaka-overwhelm naman, ganyan na na-meet ko kayo sa personal. Tapos may ibang tao nakatingin, sabi siguro, sino ba yan? Pati mga pictures. parang nailang ako, sabi, sino ba yan? But ano, parang ganyan tingin sa parang tinitignan ako mula ulo hanggang pa yung ibang tao. But sino yan? Pati nagpapapicture, ganyan. Yun, nakakaloka. Pero thank you so much, ha? Na-meet ko kayo yesterday. Ayan. At doon naman sa ano, sa stage, maliit lang naman kasi yung ano, yung space for the venue, pero sa mall naman yun, so hindi naman kailangan ng malaking stage. Tapos enough naman din for the activity or for the fashion show naman ng Hello Glow. Hindi pa naman ito yung runway wherein meron voting, hindi pa naman yun. This month yun, mas bakbakan. Ayan, mas bakbakan mangyayari this month. Plus guys ha, magkakaroon ng 2 swimsuit round this month. Meron diyang swimsuit shoot, tapos meron din tayo sa Aqua de Boracay. Ayun, yung swim, parang gano'n pala yung nangyayari last year. Ganon. Ang mga event. Ayun, nakaka-conscious lang.
How's your family and you? Hello, Romeo Juliet from England. Embre, you made a great effort sa pageantry. It's your hard work paid off for us. Thank you so much. Sobrang appreciate ko talaga yan. Lalo pagka ano, nakikita ko sa event, yung mga ating mga viewers, nakikita ko yung sa personal. Ayun, tapos balik tayo dun sa ano, sa event yesterday. Ang daming pumuntang tao. Ang daming ding mga supporters, mga candidates. So, naging masaya talaga. Naging smooth lang yung event natin. Tapos dun naman sa mini production, sabihin natin, I would say. For the music, ang ganda ng music, di ba? Sobrang upbeat talaga. So, nakakagana talaga rumampa. Even ng mga backs, talagang laban ng laban talaga. Kahit hindi sila yung rumarampa sa stage, feeling nila sila din rumarampa. Kasi ang ganda talaga ng music. Doon sa stage, okay lang din. Pero sana wag nang, hindi na nilagyan ng ano, no? Ng space sa gitna para hindi nakakatakot. Kasi as you can see, may mga girls na nag-hold back. Nakakatakot din pala. At yung mga nababasa ko sa mga comments nyo last night about yung ibang girls, parang pagod na kasi guys, 6 a.m. in the morning pa lang, andun na sila. Yes, 6 a.m. pa lang ang call time, andun na mga girls. At previous day, meron din silang shoot, so maaga din yun. Tapos maaga rin yun, tapos inabot ng ating gabi, and then 6 a.m. call time. At kanina, 6 a.m. ulit ang call time kasi meron silang ulit na shoot ulit ng brand. Ganon kalala. And then on Sunday, we have a activity ulit sa Sunday. Siguro, update ko na lang kayo pa nandun na. Basta meron kami activity ulit sa Sunday at sisikapin ko ulit makapag-live. By the way, guys, yung live natin kagabi, medyo nakakaloka. Parang medyo lutang-lutang tayo kasi nga, pagod-pagodan talaga. Layo ng biyahe. Tapos ang dami ko rin ginawa yesterday. At saka parang nakakailang na din kasi, ayun nga, nalaman natin yung mga girls, parang 6 a.m. pa lang. So parang nakaka-conscious kung ano ba, intervene pa ba natin sila, ganyan. Ganun, kasi di ba parang time na lang nila para mag-rest, para makauwi na din. Yun. G. Lasano, good evening RJ. Lily Ignacio, hello, watching from Florida. Chubby Vlog, silent follower mo ko RJ Ignacio from Puerto Princesa. Uy, nakakamiss ang Puerto Princesa. By the way, sobrang love ko ang halo-halo dyan. The best halo-halo na tikman ko ever sa Puerto Princesa. Nasa Puerto Princesa. Nakalimutan ko yung restaurant eh, pero ito yung halo-halo na nasa buko. Yun. Ayun, tapos guys ha, by next month na ang coronation night ng Miss Universe Philippines. Ang preliminary competition ay May 18. I think, Okada ba? Hindi ako sure ha. Pero ang coronation night ay sa May 2022, Wednesday, sa MOA Arena. And then, on Monday, ilalabas na nila yung ticket kung how much ba, ganyan. So, mag-ready na kayo kasi for sure, ubusan yan. At you can buy naman yung ticket online. Yun. Ang bilis lang, no? Can you imagine? Nag-start tayo na February and then next month, coronation night na. Ang bilis-bilis lang talaga. Kung titingnan natin, parang ang tagal naman yata ng 4 months for the pageant or for the national pageant. Pero kung tutuusin, ang bilis. Ang dami nangyayari. Kaya enjoy na natin. Kaya nga pag may mga invitation, ang MUPH organization sa atin, talagang nagpupondo talaga tayo ng time and effort para makapunta kasi sobrang bilis lang talaga at tapos na siya next month. Nakakamiss. And then syempre, alam niyo na, after the Miss Universe Philippines coronation night, tag-ulan na. So, tago na ulit. Hello, Miriam Amora. Hello, RJ. Watching from Anda, Bohol. Ayan dyan. Hindi pa ako nakapunta ng Bohol. RJ, ano next event ng MUPH sa Sunday? Eh, basta yun, sa Sunday meron tayong ano. Pero hindi siya, ano ha, hindi siya open sa public. Basta yun yun. Basta meron silang event sa Sunday. Lakas ng stage presence ni Tara, Iloilo at Florida kahapon. Yan, discuss natin yan. Wisconsin, hello. I have an excellent day in the Philippines. I have very good things about the people. Sabi ni Jason Bender. RJ, lakas ng stage presence. Oh, nabasa na. Lily Ignacio, ilang tulugan na lang, RJ. The candidates does not need to slack off survival of the fittest. Ayan, true.
Hi, Monday, Monday. Watching from Germany. Oo, saan? The Bohol? Sige nga. Kasi parang ano eh. Parang asop na ako. Parang bias ko talaga Boracay. Parang eh, ano na. Magna 19 times na ako. Babalik ako sa Boracay this June. Ganon tayo kalala. Sobrang in love talaga tayo sa Boracay. Ewan ko ba, parang siya yung aking ano, happy place. Every time na malungkot ako, masaya ako. Gusto kong pumunta ng Boracay. Actually, kasi gusto kong kumain ng kumain. Maraming mga restaurants, ayan. Halos lahat ata ng restaurant. Mga Spanish restaurants, ganyan. Filipino, yun. Ang kinis mo ko yung Arjo shoutout. Oh, please, silent listener from, ano yan? Hong Kong. Hello, shout out kay Rain. Hindi tayo makinis for today's video. Budol lang tayo. Magaling lang tayo magtakip. Ayan, no, nakikita nyo na yun. Ayan. Ah, sabi ni Amora. Sige nga, sa Bohol. Sige nga, bigyan natin ng chance. Umuulan na ba dyan ng June? Kasi sabi kasi, sa Boracay daw, hindi pa daw umuulan ng June. September pa daw uulan. Herbert Tariman, hello RJ watching from Qatar. Miss Chinita RJ watching from here in Austria. Okay, so... Okay, pag-usapan na natin ang top 6 sa Hello Glow, Runway, ano ba? Fashion show na lang pala, fashion show ang terminology. Kasi minsan naguguluhan yung mga ano, kasi ito ba yung runway challenge, di pa? Okay, Hello Glow fashion show. So, importante ba to or hindi? For me, importante to because ito yung isa sa mga event na Miss Universe Philippines na makikita natin na andun, may involvement talaga yung mga tao kasi nga sa public siya ginanap. So, we'll be able to see kung sino talaga yung magaganda sa personal, sino ba yung mga budol, at isa pa, sobrang laking factor na meron tayong mga judges yesterday. Kasi yung mga judges, parang ano to, statistics, parang may konting sampling lang na kailangan, pero still valid pa rin. Ganon. So, makikita natin, yesterday, based na yun sa ano, sa stage presence, sa personal skills, syempre, aminin naman natin, nag-base din talaga sila sa itsura or sa caliber ng ating mga candidates, di ba? At sobrang laki din tulong ng mga audience, kasi every time na lumalabas yung candidate, ayun yung go signal if gustuhin ba tong candidate na to, nagagalingan ba sila. So pag may mga candidates na lumalabas na nagwawala ang mga tao, sure, yun, yung mga judges nag-base din doon. Even me, pagka nag-judge ako, minsan pinapakinggan ko kung malakas ba ang sigawan or mahina, ganyan. Okay, sa top 6 natin, pasok ang Lukban. Definitely, alam ko marami nagreklamo dyan sa barangay, baka na pumasok si Lukban. Kasi nga, ganun yung mechanics. Meron tayong tinatawag na voting. So, kaya nga, sobrang importante ng mga fans. So, kung gusto nyong maging safe ang iyong mga sinusuportang candidates, magboto kayo. So, ganito yung nangyari. So, i-set aside na natin si Lukban kasi magpo-focus tayo dun sa 5 kasi ito yung magbe-base tayo sa technical aspects talaga na nangyari. Okay. Una, andyan ang Pampanga. Sabi ko, kuha tayo ng reference. Sabi si Naku, hindi ko pa yata na-upload ng Pampanga. Cyril Payumo. Kuha tayo ng video. Pampanga. Yan, maubos ang oras natin sa paghahanap. Hindi ko pa na-upload sa IG si Pampanga. Yes, ang audience impact, napakalaga nun. Kasi pag walang impact, wale, charis. Asan na si Pampanga, si Cyril? O sige na nga, basta alalahanin nyo na lang kung yung naging performance ni Cyril Payumo. Sabi ko, nung tinatawag na yung top 6, okay, sabi natin top 5 na lang, nagulat ako, Pampanga. Sabi ko, oh my God, Pampanga! Kasi may mga candidates din na nag-perform like Kainta Rizal, ang ganda ng performance ni Stacey Gabriel. Andiyan din ang Laguna, San Pablo, UK, what else? Ang Zambales. Tapos andiyan yung mga underrated na sila Kamigin. Ang ganda din ng mga performance ni Kamigin. And then nagulat ako, Pampanga, tinawag si Cyril Payumo. Sabi ko, parang hindi ko ma-recall. Bakit si Cyril Payumo? And then pagtingin ko, nung inulit ko yung video, pagkadating sa bahay, sabi ko, ah, that's why. Kasi nga, sobrang deserving ni Cyril Payumo, hindi siya tumitingin sa baba. Can you imagine yung stage, meron siyang space sa gitna
na hindi mo tinitingnan, na very confident, tapos nakadagdag pa talaga yung height ni Cyril Payuo mo. At saka yung mga hakbang niya, kumbaga yung mga galaw ni Cyril Payuo mo, ang lalaki talaga ng hakbang. So yung ibang candidate, tatlong hakbang na sa kanya, isa pa lang. Ang laki ng galaw niya si stage. Ang ganda-ganda niya tignan si stage, so deserving talaga makapasok ng top 6. Yon. So, hindi na ako nagtaka, that's why, kasi inulit ko eh. Kasi may mga candidates naman talaga tayo inaasahan natin pumasok, no? Okay, singit na natin, Stacy Gabriel. Bakit hindi umasak si Stacy Gabriel kahit ang ganda-ganda ng kanyang performance? Again, ito yung naging performance si Stacy Gabriel para may reference kayo. Ayan. Ulitin natin performance si Stacy Gabriel kay Inta Rizal. Tinanggal kayo audio ha, para hindi tayo makopyright. By the way, itong video na pinapakita natin ay nasa ating official IG. Kung hindi pa kayo followers ng ating IG, RJ Ignacio Vlogs, i-follow nyo na kasi andyan yung mga latest updates, yung mga reels na maabot ng million-million. Ang yabang ko dun ha. So yan, punta na kayo dun. So as you can see, her face, oh my God. May Miss Universe face talaga si Stacy Gabriel. Even her walk, no? Ganda. So, kung mag-based sa performance ni Stacy Gabriel, walang butas, wala akong nakitang pangit, ang ganda ng lakad, ang ganda ng stage presence, ang ganda-ganda ni Stacy Gabriel. Ang naging problema, alam nyo guys, sa beauty pageant, ito yung tinatawag natin na ano, may mga bagay na talaga na out of our control kasi nga, meron tayong mga judges, di ba? At saka syempre, 6 lang ang kukunin. At isa pa doon, wala na, na-secure na. Kasi nga, kay ano, kay Lukban. So, wala talaga akong makita na nagkulang si Stacy Gabriel. Ang lakas-lakas niya yesterday. Ang ingay din. Nagwawala ang mga tao. Ang dami niyang mga fans. Doon nanonood. And then, ayun, sobrang nakakashock talaga. Yun, kahit ito yung pumapasok dito na kahit yung iba yung judgment natin, no? Tsaka ng mga judges, ito yung mga bagay talaga na out of our control na. Isa pang factor din na kinukonsider ko kasi alam naman natin na si Stacy Gabriel at si Tara Valencia ay magkamukha. So, pag doon, usually, isang prototype lang talaga. Ay, isang prototype lang sila when it comes to face. Tsaka yung aura, pag i-describe na yung mukha nila, halos same lang yung description. Pero sa, kunyari, ito, top 6, top 5, hindi pwedeng magdalawa. I mean, same prototype. Kailangan isa lang. Ito yung sinasabi ko kay Tara Valencia pag nakakusap siya sa personal and sa team din niya. Sabi ko, bantay niyo tong dalawang candidates na to at isama niyo na. Tapos, bantay niyo din si Stacy Gabriel. Why? Kasi nga, magkamukha si Stacy at si Tara. So, malaki ang possibility. Kunyari, sa top 5, pag pumasok si Stacy, wala, laglag si Tara Valencia. Or kung pagpapasok si Tara Valencia, laglag si Stacy. So, isa lang sa kanila talaga ang papasok. At ito yung nangyari yesterday. Diba? Ganun yung nangyari sa kanila. Isa, again guys, isa lang sa mga factor kasi hindi pwede magkaroon ng ano, magka-same prototype sa mga ito, sa mga top 5, ganyan. Kailangan isa lang. So, kailangan nila magbantayan talaga dalawa. So, kailangan bantayan ni Tara si Stacy Gabriel. Kailangan bantayan ni Stacy Gabriel si Tara. So, kasi nga, ganito ngayon nangyayari. Isa't isa lang ang papasok. Since sabanggit na natin si Tara Valencia, ayun, sobrang lakas ng typhoon walk ni Tara Valencia. Okay, for the reference. Panoorin natin ulit para ma, ano nyo, nawala. Ay! Tingnan naman guys yung face ni Tara Valencia, yung hair niya din niya kanina, nag-flip, tapos yung fabric ng kanyang wardrobe gumagalaw, lahat gumagalaw, pati her facial expressions, ayan. Kaya talagang expected talaga na makukuha talaga ng pwesto si Tara Valencia. Diba? Can you imagine, nasa ano, makipot ang stage pero nakailang twirl si Tara, so makikita talaga doon yung confidence level ng isang candidate. At saka makikita mo yung energy. Ito yung ano, isa sa mga factor na kailangan talaga na ano, kailangan hindi ka mukhang pagod kahit 6 a.m. pa ang call time, pero ang show 5 p.m. Yun, kailangan talagang
ano, i-fake mo siya. Kahit pagpagaroon, kailangan hindi yun makita ng mga tao. Doon, per halos perfect. Wala akong makita sa ano. Wala makikitang pintas sa walk ni Tara, kung paano dalhin yung wardrobe, kung paano gumalaw yung wardrobe, tapos yung styling, grabe, on point lahat. So, definitely, pasok talaga. Isa si Tara sa mga halimaw yesterday. At I know, mag-agree kayo sa mga team bahay at saka sa mga nandun yesterday. Hi, Ty! Kuya, are you watching from Singapore? Naka-prototype Baguio Cainta and California. Northern... Ah, hindi. Si Northern California, hindi. Iba. Iba si ano eh. Okay, sige nga. Isingin na nga natin si Kayla Carter. Ano nyo ba? Diba, alam nyo, super love ko si Kayla Carter. Nung mga nakaraan, especially nung unang labas na talaga nun sa ASUS, parang first presentation. But yesterday, tsaka sa mga previous event, unti-unti na siyang lumulubog talaga. Ngayon, wala na siya sa top 10. Nakakalungkot lang, no? I don't know what happened. Tapos, may picture. Okay, pakita natin yung photo ni Alexi Blue, video ni Alexi Brooks. Tapos makikita niyo sa background si Kayla Carter. Parang iba yung face. Yan si Kayla, guys. Nakita niyo ba? Ayun si Alexi. Parang iba yung face ni ano. Oh. Teka lang, napapokus mo. Teka lang, ulit. Napapokus maigi kay ano. Ulit. Ay, nawala. Yan si Kayla Carter sa side. Ayan, parang ano, na-outshine na si Kayla Carter. Parang iba yung mukha niya nung ano, press presentation ng Aces and Queens. Tsaka ito ng mga sumunod-sunod event. Nag-iba, I don't know. Bakit? Sabi ni Joa Pets, TV, Tara, Stacy, isang doktor lang sila at isa isang doktor. Ha? Huh? Ano sa doktor? Pero natural lang mamukha nila. Nakakaloka. Mag-base ka. Kung retokada si Stacy, si Tara Valencia, at saka si Atisa Manalo, tingnan niyo yung mga photos sila, yung mga wala silang makeup, saka yung mga photos sila nung bata pa sila, ganun pa din. Kaloka naman. Dahil dyan, hindi natin ito tolerate yung mga ganitong negativity sa channel natin. Click lang and then, that's it, magic! Black na siya. Ganon. Nakakaloka. Well, anyway guys, ha, parang pangatman term kung babalaan. Papayuhan. Again guys, ang Miss Universe Philippines organization, naglabas na sila ng statement about sa negativity, toxicity, jaka bashing. So, hindi natin ito tolerate chan, even dito sa ating channel. Once na nakita ko ng mga ganyan ulit, automatic block. Kahit maubos pa. Yan, okay lang. Basta matanggal yan. Kasi this is a beauty pageant wherein yung mga kasali dito sa Miss Universe Philippines, mga kandidata ng mga edukado, ayan, matataas ang pinag-aralan, galing sa mga magagandang pamilya, at saka may magagandang background, different story. At saka guys, napanood niyo ba her story videos? Diba? So, lahat sila may story na ibabash niyo pa ba yung ganun? Tapos, can you imagine yung mga girls, sobrang hirap na hirap sila gumising ng maaga. Biro mo, 6 a.m. ang call time, tapos sunod-sunod, tapos makakita ng mga ganyang ano. Hindi natin ito tolerate chan, bigla na lang natin silang ibablock. You can ano, you can drop your constructive criticism, pero wag naman yung ano, bashing. Kasi dito kasi sa Pilipinas, no, parang masyado nang na-abuse yung tinatawag nating freedom of speech, wherein hindi na nila alam yung kanilang boundaries. Ganyan. Whether fans pa yan ni Atisa, ni Alexi Brooks, ni Victoria, lahat chan, pag may nakita kong ganyan mga comments, automatic block. In all my social media platforms, block. Ganyan. Kasi, guys, gawin natin healthy itong ano, Miss Universe Philippines. Ganyan. Tsaka bihira lang tayo magkaroon ng ganitong ano, competition. Kasi, di ba, parang bardagulan talaga to. Hayaan natin ang mga girls ang maglaban sa arena na yon. Magbigay na lang kayo ng mga ano, guys, ng mga
yung mga constructive criticism, kung ano yung opinion nyo, pero yung mga ganyang pambabash, hindi natin ito-tolerate yan. And even sa mga kakilala natin, mga pageant vloggers, ganyan, kung nakikita nyo na may mga nagbabardagulan ng mga fans, like sila Alexi Brooks, sila Atisa, huwag kayong kakampi. Kailangan pumagitna, kailangan maging neutral tayo kasi we have the responsibility na maging healthy nga itong ano, industry na to. Kasi at the end of the day, sobrang liit lang natin. Maliit lang yung ating community, di ba? Parang nakakaloka naman kung parang... I know, may mga mali na talagang sinasabi yung supporters sa ibang mga candidates, pero kung papatungan mo pa ng isang mali, ano yun? Ano tawag sa'yo? So, kailangan natin maging neutral. Ayan. So, sabi ko nga, guys, kaysa i-bash yung mga candidates, ako nila i-bash nyo kasi kaya kong i-handle. Ayun. So, yun lang. Love lang, guys, ha? Love for all. Kaya ito rin, i-call out na rin natin kasi may mga fans din si Alexi. Alam naman natin yan na hindi naman lahat. Pero meron talaga dyan na talagang grabe mambash. Pero ang maganda naman, nag-i-improve na sila. Nag-i-improve na sila, guys. Hindi na sila yung dati na comment on comment kasi hindi lahat ng mga fans si Alexi Brooks ay pageant enthusiasts. Yung iba dyan talagang bago lang dito. So ang turing nila sa mga kalaban ni Alexi ay kaaway. Hindi po. So, kita nyo naman, yung candidate nyo, si Alexi Brooks, napakalakas sa candidate. Kayang-kayang manalo. So, hindi nyo na kailangan mag-effort ng ganun. Kasi, malakas si Alexi Brooks. Kaya mag-behave kayo, guys. Yun. Pero, ang good thing nga, ayun, nag-i-improve na sila. Sobrang bihira ako na makakita ng mga nang babash. May natira lang kayo ng isa. Kay auto-block. Ayun, sabi ni Sir RJ, may vlogger po na from outside the country, sobrang bias. Kayo naman guys, syempre, may mga vlogger naman din outside the country, na ganyan. Pwede nyo naman huwag panoorin, di ba, ganyan. Nasa inyo naman yun eh, kung bibigyan nyo ba sila ng opportunity na sumikat. Kasi nga, ayun, ganyan. Yan, for Atisa naman, sa mga fans ni Atisa, syempre, hindi natin... Iko-call out din natin yan. Kayo mga fans ni Atisa, kayo ang totoong pageant enthusiast. Kaya, totoo, talagang po patrol sa mga nanay, sa mga auntie. Yun, huwag kayong pumatol. Kasi nga, sabi ko nga, yung isang maling bagay, pag pinatungan pa ng mali, mas lalong magiging mali. Ayun. Kayo itong mga totoong pageant enthusiast, kaya huwag patola. Okay, ayun, ganun lang yun. Basta, gawin nating healthy ang competition na to. At again, ang team ng Miss Universe Philippines this year ay love for all. Kaya love lang. Tapos tayo, as a pageant blogger for 5 years, gigit na tayo. Wala tayong susuportang, I mean, wala tayong papanigan. Yan, kailangan natin pumagit na. Kung may nakita tayong mali, i-call out. Kung may nakitang maganda, pumalaktak. Ganun lang. Diba? Huwag yung bubuhusan pa ng apoy yung mga fans na nag-aapoy na. Lil Ignacio, RJ, are you flying to Mexico to watch the pageant? Of course not! Ang mahal! Dito na lang tayo, hindi natin afford. Gano'n kaya kalakas si Atisa Manalo-Manalo, Jane Lopez, napakataas talaga ng probability. Actually, yung, di ba... Very vocal naman ako, ang mga manok ko talaga this year sa Miss Universe Philippines, Atisa Manalo, Alexi Brooks, si Tara Valencia, at Victoria Velasquez Vincent. Very vocal ako sa inyo dyan. Yung apat na to, yung aking mga manok na talagang panabong. Kumbaga last year, di ba, very vocal din ako sa inyo, ang mga panabong ko noon. Si Pauline, si Michelle, at saka si Clisa Castro. This year, I have 4 na manok na panabong. Ayan. Kumbaga, kung sino man ang manalo sa kanila, sobrang magiging happy ako. Pero kung may ibang manalo, which means may mas malakas talaga yung candidate niyo. Kasi itong aking na 4 na manok na panabong ko na to, talagang malalakas talaga to. At pinatunayan yan yesterday. Kasi yung 4 na manok natin, pasok sa top 6. Diba? Ating mga manok ang lalakas.
Sabi ni Reyes, the survival of this industry is to have a human behavior, right conduct, and support and appreciation and of all candidates. True. Ayun, i-appreciate natin yung beauty ng every candidates. Tsaka every candidates, diba guys, meron silang iba't ibang ganda, story. Kaya kita nyo guys, napakadaming activities ng MUPH. Kasi doon, akala nyo parang, ah, activity lang naman yan. Pero guys, merong ano yun, may basis yun. Kasi can you imagine, sobrang hectic ng schedule nila. Siyempre, lalabas at lalabas dyan yung may mga ugali, ganyan. Totoo yun guys. Siyempre, pagpagod ka na, di ba? Minsan, yung kahit itago mo yung masama ugali mo, lalabas at lalabas talaga. At may nakikita na tayong ganyan. Ayun yun, basta ang ganda na lang yun. Ang ganda na lang yon. Baka tayo maloka, ganun. Ayan, sino pa ba? Ano ba? No, yun, for natapos na natin si Tara, si ano, si Saril Payuma. Punta tayo sa aking manok na panabong na malakas sa malakas, Alexi Brooks. Okay? I-recall lang natin yung kanyang naging performance yesterday. Saan ba yung aking manok? Nasaan na ba yun? Nasaan na? Si Alexi. Nagtago na. Nasaan ba yan? Ito. So, kita nyo naman. Laban na laban ng lola nyo. Oh. Guys, again, wala yung audio yan, ha? Kasi nga, baka makapirate tayo. Hmm. Tingnan nyo guys kung napapansin kayo, ha? Okay, for Alexi Brooks, isa rin siya sa malahalimaw talaga yesterday. Actually, sa gairang natin yung aking mga panabong. Parang pangit naman. Anyway, pangit naman ang terminology. Okay, inarank natin. Siguro ang nag-best in pasarela sa akin yesterday, si Tara Valencia. Sunod si Alexi Brooks. Sunod si VVV at Atisa. Yun, ganun yung ranking. Okay, for Alexi Brooks, as you can see, sobrang powerful ng walk niya. And then meron siyang kakaibang strides. Kumbaga yung bagsak ng paa, kung paano ba mag-landing, pa nagtutwirl siya. And then yung facial expression, kita niyo naman. Ang happy-happy at laban na laban talaga. At ano yung sinasabi ko sa inyo, napapansin, kung minapansin ba kayo, as you can see, nagpapahaba na siya ng hair dito para lumayo na siya doon kay Zozy Bini, di ba? Kasi sabi ko nga, talaga yung hair talaga yung nagiging factor kung bakit siya nasasabihan na ka-prototype ni Zozy. So, yun ang ginagawa niya. Pinapakapal niya na yun dito. I don't know kung anong style ang gagawin. Pero sobrang happy ako sa performance ni Alexi Brooks yesterday. One of the best. At saka, kaya lang man hindi naging perfect because of sa wardrobe. Maganda yung wardrobe, however, hindi, ano, bumibitaw. Nahuhulog. Pero, as you can see, she has a very quick mind. Kaya ang ginagawa niya, every time na bumababa yung kanyang wardrobe, parang twirl niya, inaangat niyang ganon, di ba? So, para hindi mahalata. Pero, tingnan nyo, effective. Pasok sa top 6. Sa Hello Glow. Ayun. So, napatunayan naman din dito na malakas talaga si Alexi Brooks kaysa mga fans, dyan na non-beauty pageant enthusiasts. Dapat maging unbothered kayo kasi nga malakas ang candidate ninyo. Ganun. More on support lang. And for the pageant enthusiast naman na ano, na fans si Alexi Brooks, I love you kasi nakikita ko yung mga comments niyo at kilala ko kayo kasi kayo may hilig mag-comment dito. Ayan. Kasi naiintindihan naman nila, sabi ko nga guys ha, pagka may mas magaling sa manok niyo, pumalakpak. Pagka meron kayong hindi nakikita maganda sa candidate nyo, i-call out. Kasi pagka gina-justify nyo lagi, hindi nyo makikita yung ano ba yung mga dapat i-correct, ganyan, kung laging positive lang, di ba? Ganun. Ay, naku, minabasa na ako na isa na ano, medyo, kasi di ba gumawa ako ng top 5. Sinabasa ko na siya, how about, ano pong masasabi nyo sa performance ni Miss Tagig? Sabi ni Armando Malaka, Christy McGarry, ayun, sige na lang si Christy McGarry since andyan na. Alam naman natin, pasok sa aking top 5 si Christy McGarry. Nasaan na ba yung aking ginawang top 5 before the Holy Week?
Ayan, ang aking top 5. Nakalaki. Ang top 5, Atisa Manalo, Alexi Brooks, Victoria Velasquez Vincent, Tara Valencia, at Christy McGarry. So, technically, sabi ko nga, sa limang to, apat yung masasabi kong manok ko this year. Pero, si Christy McGarry, parang siya yung slot na naku-open. At yesterday, naging okay naman ang performance ni Christy McGarry. Papakita ko ulit. Okay naman ang kanyang performance yesterday. Tingnan nyo guys kung ano yung lacking ha. Kung ano yung kulang kay Christy McGarry sa kanyang performance, mag-observe, magbantay, charis. Kung anong kulang. Yun. Okay, sa naging performance naman ng Christy McGarry, makikita natin maganda yung walk niya. However, tumingin kayo sa mata, alam niyong pagoda, si bakla. Kasi diba, ang call time, 6 a.m. Sabi ko, maging maganda ang performance si Christy McGarry, pero may kulang talaga eh. May kulang talaga. Pag pinarod mo siya, may something na kulang. Yung aura. Yung aura, alam niyo kung bakit? Si Christy McGarry, parang nung nakaraan lang galing pa siyang Mexico. Tapos, pagdating na dito, tad-tad na agad ng activity ang Miss Universe Philippines. Kaya yun, lumabas sa kanyang performance, kahit maganda yung walk niya, pero yung aura mahina. Plus, ang hair masyadong mahaba. Parang mermaid hair na to. Mermaid. Sobrang nahabaan ako sa hair. Parang tinan nyo, di ba, si Christy McGarry ay nasa 5'11", pero because of her hair, nagmukha siya mga 5'5". Di ba, guys? Masyadong mahaba. Hindi niya na-showcase yung kanyang height. Ayun. Okay performance, pero the aura, may kulang. By the way, thank you so much sa 400 viewers natin tonight. So, ayun. Ang naging problem kay Christy McGarry. Nakakaloka. Sabi ko sa isa sa mga team ni Christy McGarry kasi after the event, nagkaroon kami ng meeting. Meeting mo matatawag nila. Ayun. Chika minute. ayun, sabi namin, ayun talaga naging problema kay Christy McGarry. Kailangan niya talaga matulog. Kasi kahit anong gawin mo, kahit i-fake mo yan, lalabas at lalabas yung aura mo na pagod ka. Kahit i-fake mo pa yan. Yung iba magagaling lang talaga mag-fake ng ano. Na, kunyari, malakas sila, pero pagoda. Ayun, di ba? Sayang, kasi McGarry, pasok siya sa akin top 5. At medyo, medyo napapaisip na tayo kung ipapasok pa rin ba natin si Christy McGarry or papasok si Cebu City. Si Chris Tiffany Hanson. Kasi kung maalala nyo sa ating ranking, pa number 6 si Chris Tiffany Hanson. Number 7, Stacy Gabriel. Ayan. So I think mukhang papasok yata si Cebu kasi si Cebu consistent na. Si Chris Tiffany, ang gaganda ng mga performance. Yesterday, ayun din, napansin ko bakit hindi rin siya nakapasok sa Hello Glow. Ayun, may mga bagay talaga na out of our control na talagang judges decision na talaga kahit gusto natin ipasok. At saka, ayun nga, limited lang talaga yung slot, 6 lang. At guys, may rumors ha, again, may rumors na top 25 daw ha, top 25 daw. Hindi pa tayo sure, top 25 daw. Hello, Doc said, RJ, my idol watching from ICU. Ayan, ingat, Doc. Sabi ni Michael Florendo, ang ganda ni Tara pang Miss Universe. Yes, pang Miss Universe talaga. Yung mga Latino bet si Tara last year bet ng president ng MUBA si Krishna. Ayun. So yun guys, hindi pa sure yun na again. Hindi pa sure ha, mukhang top 25 ang kukunin. Mukha again. Disclaimer, hindi pa sure. Hello, Haji Kabasag from Isabela. Sawadee ka, RJ, watching from Bangkok. I'm rooting for Tara, sabi ni Maylena Teresa Mondonedo. Hopefully, makapunta tayo sa Bangkok this June. Yeah, nagpa-plano kami dyan. Talagang this June talaga gusto kong pumunta ng Bangkok. Ayokong sumabay sa Songkran. Ang daming tao. At
kilala niyo ako, medyo panag-travel ako para kung ano, matanda. Gusto ko yung papahinga talaga. Top 25. Pero sana top 6. Sana top 16 lang. Ayan. Again guys, hindi pa sure yung top 25 ba? By the way, thank you so much sa ating 400 viewers tonight. Paki-like ng ating live. Okay, ito naman. Isunod na natin yung tapos sa isunod na natin pag-usapan, pasok sa top 6 natin. I see. I mean, pasok naman talaga si Atisa Manalo. Nasaan si Atisa? Where is Atisa Manalo? Ayan, ang kanyang performance. Kung malalala nyo, sa mga manok ko, pang-apat sa akin si Atisa sa ranking sa Hello Glow Fashion Show. Bakit? Tingnan nyo ang video. As you can see, nag-hold back ilang beses tumingin sa baba si Atisa. But the face, uwian na. Ayon, when it comes sa Passerella, kung again, ang ranking natin, number one, para Valencia, Alexi Brooks. Ito, again, ito yung mga manok ko ha. VVV, tapos si Atisa Manalo, pang-apat siya. Kahit alam naman natin si Atisa Manalo ay magaling sa Passerella, pero yesterday, hindi ko nakita yung Atisa na lumaban ng Binibini at yung Atisa na lumaban sa Miss International. Though iba naman yung walk nun sa Miss International. Kasi yesterday, kita-kita na nag-hold back talaga si Atisa Manalo. How many times natin siya nakita sa baba? Pero still, meron siyang commanding presence because napakaganda naman talaga. Face card ko, face card. Ito yung ano, parang effortless. Effortless yung ano, ang pagkasama ni Atisa Manalo sa top 6 ng Hello Glow. Kasi nga, kasabihin natin ang judgment yesterday ay sa Passerella, stage presence, pero hindi natin maikakala na talagang high caliber talaga. Kumbaga yung quality ng girls. Tinitingnan din talaga, di ba? Michael Florendo, we have live ni Gaisel this Saturday, 7 p.m. Yan. Babalik tayo sa ating live. Ganon. So, si Atisa Manalo, yun. Kahit sobrang love si Atisa, pero kailangan natin maging patas sa review. Pang-apat lang siya sa akin. Kasi nga, again, her performance, nag-hold back. Yan. Diba? As isa, sobrang haba rin na ng kanyang ano, wardrobe. Tingin siya ng tingin sa baba. Diba? Pero ang face, hindi maikakaila. At ito naman tayo sa aking isa pang manok na pumasok din sa ano. Super happy ako na pasok ang aking manok dito sa Hello Glow. Si Victoria Velasquez Vincent, aka Kapitana, where is she? Nasaan na ba? Nasaan si... Hindi ko ba na-upload? Ay, ito pala. Balikan natin ang performance ni Victoria Velasquez Vincent Bacoor. Super happy. Unbothered ang walk. Talaga nag-hello glow talaga si VVV yesterday. So talagang pasok talaga si Kapitana. Ayun, ang ganda ng walk niya. Nawala na yung ano, yung VVV ng 2021. Nabura na, parang ibang tao na ang lumalaban. At saka, finally, ginagamit niya na ang kanyang mukha. Kasi si VVV, sa personal, napakaganda ng mukha. Pero noong 2021, hindi niya ginagalaw yung mukha. I think siguro kasi parang newbie pa lang siya during that time. So, hindi pa alam talaga ni VVV na dapat ganito. As isa, gumagalaw mga bemo, kailangan gumagalaw din ang mukha mo. Pero yesterday, kita niyo naman, sobrang ganda ng aura, ang ganda ng mukha, ang facial expression, ang lakad, pero hindi ko masyado betang mahok. Ayun lang. Si VVV, sobrang ganda talaga, pero sa hair lang ako nakukulangan talaga. Kailangan niya mag-ano, parang kulang sa variety. Kasi parang lagi na nakikita, naka-ponytail, ko din nakalugay na straight. So, gusto ko makita ng VVV na ano, malaki ang hair. Yan, big waves, ganun. Sa bagay kasi, sobrang hirap kasi kung tutuusin,
kung makita niyo si VVB sa personal, sobrang liit na mukha. So usually, pag ganito kaliliit ang mukha ng mga candidates or ng girls, kailangan ang hair laging away sa face. Kaya kung makikita niyo, lagi lang siya naka-straight hair na sa patalikod, tapos naka-ponytail, kasi nga, aliit ng face. So ayun ang challenge. So pag binigyan siya ng malaking mukha, malaking hair, may tendency na malunod ang face. So ayun ang magiging challenge. So ilang, pero still, I want to see her na mas volume talaga yung hair niya. Yun. Yan, di ba? Tsaka glowing din. So definitely, pasok naman talaga sa ano, sa top 6 ng Hello Glow si Kapitana Victoria Velasquez Vincent. At parang hindi na naubusan ng energy. Parang masyado siya nag-grow, no? Kasi from 2021, sabi natin, ako, baka same VVV pa rin. Kasi nung bumalik siya dito, parang same lang. Pero nung dumating na yung mga activities, ay, hindi umaalis sa top 1. Basta hindi siya nawawala sa top 3 sa mga activity. Ayan, nasusustain niya. Sabi nga, consistency is the key. Kaloka si Victoria. So, as of now, sobrang napabibili pa ako ni Victoria Velasquez Vincent kasi nga, sa mga candidates natin, siya yung walang butas. Meaning to say, wala tayong makikitang reklamo. Hindi natin siya masasabihin na, kulang sa comm skills. Wala, walang ganun. About relatability, meron na din. At sa beauty, walang reklamo sa barangay. Sa height, matangkad. Sa body, Diyos ko, ng kanyang panlaban talaga yung kanyang body. At again, wala pa ang swimsuit. Ang swimsuit kasi mangyayari this month, we have a swimsuit photoshoot at saka swimsuit competition? Ano ba masasabi natin? Parang hindi swimsuit, hindi. Ano ba? Competition na ba yun sa Aqua Boracay? Basta ganun, parang swimsuit show. Ganun na lang. Swimsuit show. Magaling na rin siya mag-Tagalog. Yun. Ang kulang na lang talaga kay VVV, hair. Gusto ko siya makita ng ibang buhok. Yun lang. Next, sino ba ang di natin na-discuss? Okay, punta naman tayo sa mga queens na underrated. Andito dyan, unang-una si Kabanatuan, si Daniela Villor. Okay, tinatay niya kayong friend. Ay, si Daniela. Itong date na ito, lagi ito minabatay kasi ang gaganda nito sa personal. Yan si Daniela Villor. Tapos matangkad siya guys ha, nasa 5'8 siya. Kita niyo mukha, no? Parang Zuleika, may pagkamaldita, talagang pa-Miss Universe ang face. Di ba ang ganda? Oh, unbothered queen. Ayan. For Daniela, okay, i-reveal na natin kasi di ba, last, kailan ako nag-live noon about nagkaroon tayo ng ano. Again guys, walang masama kung umuwi agad. Walang masama doon. Kung choice naman ng mga person kung uuwi agad. However kasi, si Daniel yung sinasabi ko last time na after the activity, uwian na. Again guys, walang masama kung uuwi agad ng candidate. Nanginay lang ako. Kasi syempre, si Daniela, makikita mo yung kanyang potential. Magandang babae, matangkad, malakas ang karisma, alakas ang stage presence, pero mahina sa social media. Sobrang liit ng fanbase ni Daniela. Anong nangyayari? Since umuwi siya agad, nawawalan siya ng opportunity na ma-interview ng mga vloggers, tapos ma-picture ng mga pages. Basta ganyan, pati last night din, parang umuwi siya agad. So again guys, walang masama kung uuwi agad yung candidate. Nakakapanghinay lang kasi pag ganun, pagka alam mo na may potential ka, kailangan mo i-utilize yun kasi may mga vloggers don't like me, di ba? Kahit mga papaano, di ba? May following tayo. Kagaya pa nagla-live tayo. Ayan, kaganyan. 400 viewers ang nanonood. So, pag na-interview natin, makikilala pa rin siya. Ayun lang kulang talaga kay Daniela Villor. Kailangan talaga niya ng more publicity. However, since lagi siyang movie agad, ayan yung nangyayari. Again, guys, walang masama kung movie agad. Yun. Sayang lang yung opportunity na yun, mas makilala siya ng mga tao. Kasi syempre, di ba kami mga bloggers, pageant pages, admins, kami yung parang tagabalita sa inyo kung ano yung nangyari, sino ba itong mga candidates na to, yun lang. So sayang, di ba? At next month na ang MUPH prelims at coronation night. So for Daniela,
kailangan talaga mag-step up. Yun. True, looks like you really had fun under the sun during Holy Week. Totoo, clouds. Hello, RJ. Hello, Deb. Cinderella and my curfew. Ayun lang. So, saya. Kita niya na sana, ano, gamitin niya yung power ng social media. Kasi, ganda-ganda talaga ako dyan. Talagang, ano, umuwi. Cinderella. Next naman, sino ba? Ay, ito naman. Lagi ko itong hinahanap talaga to. Kasi itong bata na to, sobrang bait. Si Aling Anita. Ayan, ang kanyang performance yesterday. Oh. Okay, for Anita naman, kita-kita naman natin maganda yung naging kanyang performance. However, hindi ako bet nung ano, one-sided na hair. Yung pag ganun. Feeling ko parang umihina siya because of this hair. Diba? Para kasi pag yung ganun yung hair, parang yung babae lumalambot, parang nagiging Miss International. Ganun. Eh lang na ano na notice ko kay ano kay Anita yesterday, pero the rest, yung kanyang wardrobe, yung kanyang walk, pasarela, maganda. Hindi lang ako fan ng hair niya, parang humina yung aura niya kasi dun sa styling ng kanyang hair. Siguro mas okay na sa kanya yung straight hair lang or naka-ponytail. Ayun. At saka ito guys, si Anita naman, kung mapapansin nyo, every time nagkakaroon tayo ng live sa mga event, talagang hinahanap ko talaga yan si Anita kasi nga, mabait yan na ano, mabait yan talaga as in si Anita sa personal. So, kahit ano, kahit hindi kasama si Anita sa ating top 5, syempre kailangan pa rin natin maging ano, maging patas sa pag-review kahit super love natin si Anita. So, para naman lang ano, parang ma-show ko yung aking love for her. Talagang every time event, hinaharap ko talaga siya. Talagang tinutulong ko siya na makita niyo, ma-interview natin. For publicity, di ba? Ganun talaga. Ilan talaga siguro mahirap pag vlogger ka, no? Kailangan mo talaga i-set aside yung feelings mo kahit gusto mo talagang manalo sa ganito. Pero kung nakikita natin, i-set aside natin yan. So, para matulungan si Anita, ayun, talagang every live natin, hinaharap ko talaga siya, di ba? Umiikot talaga ako. Kaya sa mga live, consistent lang din sa Anita, talagang ipinapakita ko siya sa inyo. Yun, ganun lang. So, ayan, 7:30 na. So, nagbabardagula na naman yung mga alaga ko dito. I think you're not supposed to be here. Hindi mo pala maintindihan eh. Ayan. Kasi may ano, may taga-ibang planeta nagpunta dito parang ano sa planeta ni Halo Universe. Sorry. The language of Jollibee and Adobo. Sa inyo po kay Miss Nueva Ecija. Si Miss Nueva Ecija naman, I know she's very happy lang naman siya na nandoon si Miss siya sa ano sa pageant. Like my friend Miss Quirino, as in gusto lang talaga nandoon sila. Parang na-enjoy naman nila. Huwag kayo maingay, nagla-live ako. Mga dogs ko, na naman sila. Dun, 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 dun. Ayan. So, next naman, guys. Ay. Next, ito pa, guys. Si Eunice, si Miss San Pablo. Okay, papakita natin. Kanyang naging performance. Isa to sa underrated, pero may ibubuga. O, diba? Ang lakas niyan. Malakas yan. Oh. I don't know, ba't hindi masyado napapansin? Ginagalaw nila, ano? Ginagalaw nila yung, ano ko. Akala na, yung maglaro ako. Ayan, si Miss, doon kayo. Huwag yung... Inalaro nila yung paako tsaka yung ano, yung tripod. Doon! August! Doon!
Doon kayo na. Kasi ano, yung mga dogs ko, hindi ko sila tinatali or kinukulong. As in, hinahayaan ko lang sila dito sa house. Siyempre, members sila ng family, no? Parang may member ka ng family, kukulong nyo or itatali. So, hindi ko sila tinatali. Kaya, yun lang, ginugulo nila ako. At ngayon, ginugulo nila yung mga gamit. Ayun, okay, balik na tayo kay Miss San Pablo. Again, underrated si Miss San Pablo, ha? Si Eunice, kita nyo naman yung kanya naging performance yesterday. Talagang laban na laban. Pati yung mga, yung fabric na kanyang wardrobe, talagang lumilipad. At isa pa sa kanyang nanotin, parang, ayun, gumagalaw pa naman tayo. Mag-comment kayo, guys, parang hindi tayo gumagalaw. Parang wala na natin ko comment. Di kaya na-stack up na tayo. Ayun, kami San Pablo, naging smooth, actually, hindi naman smooth, talagang pasabog talaga yung kayong performance yesterday. Yun lang, hindi rin siya malakas talaga sa social media. Pero guys, ha, deserve talaga niya ng support. Kasi nga, nakikita ko si Eunice from afar. Kaya di ba, lagi ko rin siya na-interview kasi every time na after the pageant or after the activities, hindi talaga siya umaalis sa event. Nag-aantay talaga siya na may interview siya ng mga vloggers, ganyan. So, minsan nakikita ko siya nakatayo lang. As in, nag-aubang talaga siya na lapitan siya. So, deserve talaga niya ng support niyo. Ayun. Ayun pala. Sabi ko, parang hindi maandar yung ano. Yes, Wednesday po. And it does on other Visayas and Mindanao candidates, parang di maingay. Okay. Visayas, ang Iloilo, ang lakas ng Iloilo. Sino ba ba? Si Angel, si Engineer Angel. Nasaan na ba siya? Ayun. I think kulang din talaga sa publicity sila. So, every time din nag-ano ta, talaga iniikot natin. Sino ba ang ano? Si Bukid noon? Okay naman si Bukid noon. Ang Davao. Sa Davao, meron din dyan. No? Malakas din ang Davao, ah. Sa personal kaso, ang Davao kasi nasa shorter side. Sino ba ang wala? Cagayan de Oro. Cagayan de Oro, yesterday, malakas yung bagets. Pasok talaga yung bagets natin. Ang galing niya. Ang ganda ng mukha niya sa personal. Tapos may stage presence din. Pero alam naman natin medyo hilaw pa pero may ibubuga. No, actually, yes, Arkin Lee, Kuya RJ. Ano po yun? About sa ICVBB, hindi. Hindi. I think, kailan siguro, malaki bang mata ni VBB? Hindi naman. Sakto lang. Ang mata kasi ni VBB, pang Miss Universe talaga. Talagang matari talaga tingnan yung mata niya. Kaya nga, talagang MU caliber talaga si VVV. Kasi nagtatanong kasi si Mes, ano? Meshogat? Ay! Bastos ang pangalan. Dajon? Charot lang. Okay, disagree na natin. Arkin Lee, Kuya, are you how to be you po? What me? Yes, very expressive yung mata ni VVB. So, pag malungkot siya, mararamdaman nyo. Kapag happy siya, kitang-kita. Sabi ni Neil Sanchez Paras. So, yun, about kay Miss San Pablo, support nyo rin siya, ha? What else? Sino ba ba? Ano ba bang pwede natin i-share? Okay, punta tayo sa mga Black Barbie. Na-discuss na natin si Alexi Brooks. Punta naman tayo sa Barbie na Bulacan. Grabe din to, no? Si Chelsea Manalo. Ang ganda din ang naging performance ni Chelsea yesterday. O, diba? Iba yung ano niya, no? Iba yung sino-showcase ni, ano, no? Ni Chelsea. Ganda ng face. Isa pa din sa naging, ay, wala, di pa na-upload si Mateo Mahal. Pero guys, nakita nyo yung performance din ni Miss Florida, Mateo Mahal Smith. Ang galing. Especially sa mga tours, no? Talaga, pag nasa stage, unbothered. Hindi man lang natatakot na mahulog. So, ayun, yung mga ating mga black women, sabihin natin women of colors, si Alexi Brooks, si Bulacan, at saka si Mateo Mahal, lahat sila malalakas.
RJ, sino pa nakamaganda sa'yo sa personal? Choose one. At isa manalo. Sunod, Baguio. VVV. Yan. Alexi. Yung mga manok. Yung ating mga manok na panabong. RJ, ano na nangyari kay Christian na grabida sa buro na ata? Oo nga eh. Para, may update na ba ang Miss Charm? Actually, hindi ko pa nakikita yung update na Miss Charm kasi mas focus talaga ako sa ano, MUPH. Na, Christian De La Cruz, late na ba? Yes, late ka na ng, ano, ng 65 minutes. Bakit wala si Quezon City? Sayang naman, wala siya. Sheila Raba, wala na. Nag-withdraw na siya. Nag-withdraw na si Miss Quezon City. Top 1 siya sa akin, RJ, si Florida. Okay, sino pa ba ang ano? UK! Okay, UK. Puno tayo kay Christina Chok. So, guys, ito si Christina Chok. Tinan nyo ang kanyang mga galawan. Makikita nyo ang galawan ni... Yeah, okay, alam nyo na yung mga ganyang galawan. So, alam nyo kung sino yung nagturo, kung paano winawagwag ang mga tela. Oh. Si Christina Chok. Ang fresh lang ng beauty niya, no? Sabi ko nga, ang beauty nga ni Christina Chok, parang Miss World, no? Oh. I know, alam ko, malalaman nyo nung kung si, oh, diba, yung mga gala, yung mga galawan ni Christina Chok, makikita nyo talaga si CJ Opiasa, however, hindi pa pulido, diba? Parang nag, 1, 2, 3, hagis mo, 1, 2, 3, ikot ka, parang hindi pa pulido, hindi pa, wala pa yung tinatawag nating muscle memory. Yun, kasi si CJ Opiasa ang nagtuturo ng pasarela kay Christina Chok. So, makikita mo yung mga movements talaga ni CJ Opiasa. However, hindi pa niya talaga nakukuha ng pulido. Wala pa yung tinatawag natin muscle memory. Kasi pag meron ng muscle memory, as in spontaneous na lang yun. Hagis-hagis, ikot-ikot. Pero dito si Christina Chok, nakikita mo nag 1, 2, 3, ano pa, hindi pa ano, parang nakakabisado pa. Top 2 last night, Tara Valencia and Alexi Brooks. Yun. So ito yung mga halimaw talaga last night for ano, top 3. Again, sa kapapasok ko lang, Tara Valencia, Alexi Brooks, Victoria Velasquez Vincent, and Atisa sila. Ang aking nasa top. At syempre, sama na natin si Cyril Payung. Parang tama naman din yung judgment. Kasi nga, sila't sila pa rin talagang ano, papasok. Sabi ni Dave84, nalismaya ako kay Atisa, bakit lamya ng pasarela niya hindi tulad nung press presentation. Oo, napansin din natin yan. Talagang ang nailaban talaga ni Atisa last night ay yung kanyang face card at saka yung kanyang commanding presence. Pero kung pasarela skills, nawala talaga yun. Aminado naman tayo dyan. Hindi natin yan i-justify kasi talagang kulang ang naging performance ni Atisa. At kita-kita naman yun sa video. Yun. Ayun nga guys, ayun nga, sa pasarela, stain siya ng tingin sa baba. Talagang nag-hold back si Atisa yesterday. Totoo naman, Carl Jordan, laban naman talaga si Stacey Gabriel yesterday. However, since anim lang kukunin, si Stacey baka nasa 7 or 8, hindi naman siya nalalayo. Talagang anim lang talaga yung pinapasok. True, maganda talaga si UK. Pang Miss World, sabi ko, just in case hindi pa, pala rin si, ano, si Christina Chok, mag Miss World. Tsaka ang communication skills ni, ano, ni Christina Chok, kumakatrio na. Kasi may mga ganun talaga, no? Minsan, akala mo hindi ka talaga magaling, pero minsan, hindi ka lang talaga nasa tamang place. Kasi yun yung nanonotice ko talaga kay Christina Chok na mas ano talaga siya for Miss World. Mas fit. Totoo, nagkulang talaga si Chrissy McGarry, Dave 84, yesterday. Kasi nga pagoda. Sabi nga namin, matulog. Kasi from Mexico, tapos tuloy-tuloy na yung mga ano, yung kanyang mga activities. Kaya, yun, makikita natin sa aura.
Oo, totoo naman, Bricks Vlog. Tumitingin, puro tingin naman talaga si Ate sa Manalo yesterday sa ano, sa sahig. Nag-hold back talaga. Hindi natin ano, hindi natin 'yan i-justify. Hindi natin ano, i-twist. Eh naman talaga 'yung nangyari. Hindi tayo biased kahit super duper love natin si Atisa pero hindi tayo biased dito. Kung ano 'yung nakita natin, eh 'yun 'yung sasabihin natin. Hindi tayo sinungaling kasi nga ang pagiging vlogger talagang kailangan talaga honest ka. Kasi kung di ako honest, gusto ko papanoorin niyo pa ba ako? 'Di ba? For 5 years natin dito sa ano industry. Okay lang yun kasi may mga susunod pa naman din mga activities. Not available. How about BVV? Tapos na si Kapitana. Pwede kayo mag-replay. Flowy ba yung Team RJ yung kay Iloilo? Flowy ba ganun dress? Hindi ganun ka-flowy? Hindi naman. Pero strategy na rin yun ng mga girls na kailangan flowy para mas maganda yung rampa. Tsaka yung mga twirls, ganyan. Strategy, bahala din sila. Basta ang ano, ang instruction sa kanila, kailangan ang kulay ganito. Bahala na sila. Kunya, pink, mga nude colors, ganyan. Basta ano, bahala ka na kung flowy ba or hindi. Sabi ni Dave, ang ganda talaga ni Tara. Grabe, pasabog lagi ang ganda niya. Bricks Vlog si Alexi Brooks. Kahit malfunction ang yung dress niya, pero maganda pa rin ikot niya. True. I think ganoon talaga yung ano, no, advantage ni Alexi Brooks. Kasi nga, athlete siya, diba? So, parang yung pag-landing ng mga paa niya. Siguro, feeling ko nga, kunyari, si Alexi Brooks sa talisot, kaya pa niya makapag-tumbling. Alam niyo, yung kunyari, yung ano, kunyari na talisot siya, baka pag-tumbling siya pa, ganun. Ganun, ka-powerful lang ano, ang walk ni Alexi Brooks. Tapos, yun, kahit nag-malfunction ang kanyang damit, alam niya kung paano niya aayusin, mag-twirl, and then angat, o, diba? Pasok sa mga andola niyo. Malalimo talaga yung ano ni Alexi Brooks yesterday, yung walk niya talaga. Arkin Lee, kamusta na ako? I'm okay. Jomar Rico Puerto, daming caliber this year pero one crown lang pwede bang i-appoint na lang for Supra and Charm? Di ko bet yung nanalo sa The Miss Philippines. Eh, yun lang talaga, no? Kung last year, di ba, sabi ko nga sa inyo to, kung last year, yung mga fans si Pauline na heartbreak kayo pero still, naging happy pa rin kasi nga si Pauline yung napanlaban natin sa Supra National. Pero this year, as in isang corona lang talaga. Ay, ako, nakakaloka. Pero, luckily, no more age limit na. So, just in case, hindi pala rin at gusto pang mag-try ulit, why not, di ba? O, laban na lang laban. Hello guys, para ng itim ka RJ. Bongga siguro painip sa bora. True. Ayun. Nag-enjoy tayo sa bora. Sabi na Aseya, pag natalisa si Alexi, back dive agad, agad. I love her. Ayun nga, kasi nga galing ng maganda yung ano. Pero in fairness ha, siguro sa kung footwork, this, ano, si Alexi yung pinakamaganda ang footwork yesterday. Ganda ng ano, kita yung bagsak ng paa niya. Tingnan nyo, tsaka yung pag-ikot-ikot niya. Ang ganda ng landing ng paa. Tapos yung pag umikot nga siya ng gano'n, no? Feeling yung mahaba yung hair niya. Actually, kasi diba sa rampa, ang naalala ko kay Alexi Brooks, yung stage presence na ipapakita niya, parang si Yendi Phillips, Miss Universe 2010, first runner-up. Yes, Miss Universe Philippines, first runner-up from Jamaica. Yung first runner-up ni Jimena Navarrete. Ganun yung naalala ko kay Alexi Brooks. Yung strides ng mga kabang niyan. Oo, magaling. In fairness naman, Neil Sanchez para sa magaling sa balance ni si Alexi, just saying. Oo, magaling siya. Kaya hindi nga siya matatalisot, pero kung matalisot man, kaya mong backdive. True. Hello RJ, kung honest ka, paki-explain kung ba't wala si Alexi sa list mo as of now, ha?
Paano nawala si Alexi Brooks? Nanonood ka ba ng vlog? Paano nawala si Alexi Brooks sa list ko? Ako may pinapalad mo o iba? Nakakaloka. Sabi ni Sean Galman, hello RJ, kung honest ka, paka-explain kung bakit wala si Alexi sa list mo as of now. Thanks. Oh my God, sino ba ang pinapanood mo? Ako ba? Wala doon si Alexi Brooks sa ano ko, sa list ko. Sabi ko, sino ba pinapanood mo? Kakalabas ko wala, sabi ko, Tara, Alexi Brooks, VVV, at Atisa. So parang nawala si Alexi Brooks. Kaloka. Natatawa ko sa feeling niya, mahaba. Sabi, okay, you're on go. Dave 84, natawa yung mga tao. Diba, sino ba pinapanood mo? Ako yung pinapanood mo? Sino ba? Baka may, meron pa ba akong kasama dito? Baka iba ata yun? Sean Galman? Sabi ni Leona Robles, galing ni Alexi sa personal, kaya lang yung ibang fans niya, pakagre sa social media, pati pics ng ibang candidate, pare-comment na mga nega. Ayun nga, pero kami palagi improve na sila, basta sabihan niya ng sabihan. Sabi ni Wash Duck Luck, very smooth, panggalaw ni Alexi, unbothered, I score her 10 over 10 kahapon. Next, si Tara. Good evening, RJ. Sabi ni Rian Zaro, nawala ang isang tao tuloy. Nawala tuloy siya. Ito yung pahiya siya. Balik niya siya next year. Baka ba yung, baka ba may iba yata sila, may iba yata sila nakikita nagbablog dito. Watching from Kuwait. Hello, watch Duck Luck. Ayan. Nag-hold back si Atisa kasi wala namang bearing ang pasarela kaya hindi bigay na bigay. Arnold Landico, hindi din. Kasi iba yung perform... Sana kung walang bearing, sana nung first presentation pala nag-hold back na siya. Hindi na, wag natin i-justify. Talagang may kulang talaga kay Atisa yesterday. Wag tayo maging masyadong ano. Hoy! Huwag dalawin niya! Dun! August! Ginagawa yung ano ko. Sa mga nag-withdraw, kasi ako naman guys ha, alam ko talaga yung personal reason, pero wala akong karapatan na sabihin sa inyo. Basta. Yung mga nag-withdraw, malalaman nyo na rin yun. Malalaman nyo yun. Lalo yung isa. Yun na lang. Wala akong karapatan na i-share sa inyo. Kasi nga, ang bigay ng statement ay personal matters, so wala akong karapatan na sabihin na, ah, ito yun. No. Basta yun. Pero kung hindi siya about sa organization, talagang personal reason talaga siya. Ah, syempre, magaling tayong mag-research, magtanong-tanong. Ayun lang yun, i-keep na lang natin. At hayaan na lang natin yun sa kanila. Hi, RJ Naguit. Baguio, kahawig niya yung Miss Jamaica na kabatch ni Catriona, yung di nakapag-speech. Jamaica, Catriona, nakalimutan. Ay, hindi naman. Yung pumasok ng ano, top 20, yung na ano, nawindang. Ayun nga, kay Chrissy McCarty, yes, RJ shows Chrissy last night. For Chrissy McGarry ngayon guys, kailangan talaga niya magpahinga si Chrissy McGarry eh. So yeah, thank you so much sa ano ha, 400 viewers, hindi bumababa. Tapos palike naman yung ating live, ayan. So magtanong na kayo, magtanong ng mga questions niyo ganyan. Again, on Sunday, meron kaming activity, kami talaga. Meron activity ulit ang mga girls ng Miss Universe Philippines. Bawal muna natin share, pero magla-live naman tayo pag nandun na tayo. Oh, watch. Oh nga, si Atisa siguro kasi since baka kulang sa rest, ganun. Kasi nga, actually lahat naman na girls talaga. Diba nakita nyo, 6 a.m. ang call time. So, yun. Makakabawi naman yan. Pero still, pasok pa din sa ano, Hello Glow. Diba? Si Atisa.
sabi ni ano, Sheila Raba, kung sa 10 finalists, sino kay Chuck papasok sa tatlo? South California, North California, UK as of today. I think UK. Si UK, si Christina Chuck ang mas papasok sa kanilang tatlo sa top 10. Walang niya ka, Sean Galvan. Ang okray mo. Oh, mga ganun lang, mga contract signing pa rin din, Lex Galvan. Lex Fernandez. Mm-mm. Pero again, yung mga girls, ano pa rin sila? Hi, Carlos Hebrez. Good day, RJ. Shout out from Saudi Arabia. Done like na. Ayan, mag-like. Guys, mag-like naman kayo bago mag-end yung live natin. Tapos, nag-like, muntik ko na makalimutan. Thank you, RJ. Lily Ignacio. Kailan po kaya magaganap ang swimsuit sa Bora? 18? 18? April 18 ata. Sorry. Basta something na, no? Mga April 18 to 22. Basta nandiyan yan sa ano. Isa sa mga dates na yan. Ganun, nakalimutan ko. Kanina yon yung Buscopan. Kanina. May shoot sila. So, iba pa yun sa Sunday. Hoy! Ngayon. So, yun lang. Ano pa ba? May mga questions pa ba kayo? Ganyan. Marami bang bako dahil... Hindi. Personal reason talaga kung bakit may nagba-back out, guys. Kung pwede lang sana i-share sa inyo. Kaso bawal. Baka ako'y maligwak. Ibalato na lang natin yung reason na yun sa mga girls na, ayun nga, nag-withdraw, ganyan. Okay, Lex Fernandez, may chika po ba kayo sa production on May 22? Ang sabi ng Miss Universe Philippines Organization, expect daw natin na bongga at pasabog talaga ang production because marami tayong sponsors this year. At very confident yan na sinabi ng organization. So, mag-expect tayo na maganda ang production kasi we have a lot of sponsors. Diba? Kaya diba kalawat kanin ng mga signing contract namin, nila ng organization ganyan. Francisco Amorin Jr. Hi RJ, silent viewer here. Kaya gusto kita pinapanood kasi honest ka mag-review, di ka tulad ng ibang vlogger diyan toxic, akala ko panlait. Again, I think kailangan lang talaga nilang educate more. Kasi, ganyan naman din ako nung simula pa ako. Parang, wala lang filter. Parang hindi pa tayo gumagamit ng mga mas applicable ng mga words. Yun. Ayan, basta yun ang promise nila. Maganda daw talaga ang production this year. So, alam nyo na. Ayan. Maganda daw ang production. Tapos, galigwa kayo lang tayo sa ni Halo Universe. Nanggigigil na naman ako. True. Arnold Land. Maganda din ang performance si Bantayan nung pagpasok niya. Pero nung nag-emote-emote na siya, may mag-emote. Medyo naloka lang ako. What can you say about Jenny Tegonon is the one of the judges this coming final of MUPH 2024, Carlos Hebrez. Definitely, makakatulong talaga si Janine na makapag-produce tayo once again na malakas na candidate sa Miss Universe. Philippines. For the tickets, guys, ilalabas siya sa April 8. I think that is Monday. So get ready na. Pwede naman kayo makabili online. Kinakalabit ako ng aso ko. Online ng ticket. Briggs Vlog. Bakit? Oh. Totoo ba? I think hindi yung sabi ko nga, as a vlogger, kailangan hindi tayo maging one-sided. Ayun. Tapos, syempre, pinili natin maging vlogger, kailangan malakas ang loob natin. Ako, nababash din ako talaga, to be honest, because talaga sinasabi ko talaga ako ng opinion ko, hindi ako nag... Bakit ng term? Dapat na sabi ko, hindi ako nag...
Ayun, hindi ako nagiging bias kasi that yung sasabihin ko, hindi ako parang pangit. Ayun. Ayun, kailangan talaga maging neutral. Kasi pag vlogger ka, kailangan ang vlogger ay unbother. Diba? Tapos i-set aside ang interest ng mga fans at syempre ng ano, ng candidate. Kasi kung yung candidate ay reflection din ng mga fans, wala. Magiging ano ka talaga. Magiging basher ka din. Kung ganun, sabi ko nga sa inyo guys, meron naman kayong choice na i-block kung sino man yung gusto nyo i-block, ganyan. Kasi hindi naman lahat mapi-please natin, di ba? Kaya maging honest ka na din, di ba? Hindi naman masama maging honest kasi kung naging bias ka sa isang candidate, ito yung sinabi mo, may masasabi at masasabi pa rin yung tao. Kung maging honest ka, may masasabi at masasabi pa rin sa'yo. Pero at least, naging honest ka, di ba? Kasi naman sa ipi-please mo yung lahat ng tao, wala, di ba? Kailangan makabawi ni Atisa sa susunod na activity kasi maraming na-disappoint sa kanya. Arnold Landico. Makakabawi naman yan. Actually, okay naman yung performance ni Atisa pero yung ano, yung bigat. I mean, yung expectation, hindi na ibigay yesterday. At hindi natin kailangan i-justify yun. Kasi nga, talagang hindi talaga na ibigay. Kita-kita sa video. Sabi ni Remy Raagas, parang si VVV ang nag-shine the brightest for me. Hello sa iyo, Mate talaga. Wow, napa-impress ako sa Silent Killer. Your facial transition and passerella. True, di ba sinasabi ko naman sa inyo niya si Mateo Smith, Mateo Mahal Smith, magaling talaga sa passerella. Especially sa swimsuit. Pero pasok sa akin yan sa akin, top 16. Pero again, ang sabi daw, top 25. Daw, ha? Totoo, dapat maging neutral tayo mga vlogger kasi nagre-review tayo. Kasi pagka hindi ka naging neutral, naging biased ka, wala. Iba ang tawag sa'yo, apologies. Hindi ka vlogger. Tsaka may choice naman kayo guys, ha? Kung sino yung ano, i-follow nyo, papanoorin nyo, ganun. Pero dito, maging honest lang tayo. Kahit, di ba, ano naman ako sa inyo, very vocal naman ako sa inyo na as of now, si Atisa Manalo talaga yung number one ko. Ayan, pinopost ko pa. Pero hindi ako satisfied sa performance si Atisa yesterday. Oh, kitang-kita naman yan, number one si Atisa sa akin sa top 5. Pero kung hello glow, wala. Pang-apat lang siya. Hindi ako naging satisfied. Sabi ni Shadi, kailangan ba tumodo sa minor events? If candidate, I will reserve my card sa important events. May point ka naman din dyan. However, this is a Bardagulan edition. So meaning to say, lahat ng mga candidates talagang malalakas. At saka, nararamdaman din natin yung involvement talaga ng mga supporters or mga fans talagang malaki. So kailangan yung gusto mo bang ma-disappoint sa iyo ang mga fans mo? Of course not, 'di ba? Kaya kailangan ibigay mo talaga yung best mo. At saka hindi na uso sa panahon ngayon na no when to pick, hindi na uso 'yun. Kung dati nung time nila Pia pwede pa pero ngayon hindi kasi ang mga fans talaga nakabantay talaga tayo. Tsaka minsan may nag-a-apply pa ng no when to pick pero nawawala na. Pag-pick, wala na. Nasa backstage na. Kaya nga si Michelle D, di ba, sa Miss Universe, prelims pa lang, talagang tinotodo na talaga niya kasi alam niyang iba talagang labanan ngayon. Sa swimsuit nga ni Michelle D, talagang hinampas-hampas niya na talaga yung kanyang mga balakang eh. Makapasok lang, pinupwersa na agad. Kasi bawal na talaga yun. Hindi na mag-work yun. Kasi iba't-iba tayo ng, kaya nga di ba, may mga era. Kung era noon, yun, pwede pa siya applicable pa yun, pero this era, hindi na. Kagaya niyan, si Laguna, parang consistent ng performance, every event, sabi ni Remy Raagas, ayan, totoo yan, si Laguna, si Alexandra, malakas si Alexandra, consistent yan, talagang every time na lumalabas yan, laging palakado ang makeup, palakado ang wardrobe, tapos sa Romarampa, kala mo pang ano na, pang coronation night na, kasi nga, iba talaga this year. Kaya yan si Laguna, napapansin nyo na, di ba? Si Alex.
ano yun, naka-makeup ako ngayon. Hindi nyo lang halata. May mga concealer ako dyan. Kasi nga ito nga guys, ayun. May bangas ako dito. Kasi, yung swimming pool na henan, tatanga-tanga, hindi ako iniwasan. Ang tanga ng swimming pool, no? Hindi ako iniwasan. Alam mo, mababangga ako eh. Yan, sub-sub bangas. Totoo, sa utang na loob, tama na ang when to pick blood, ba talaga dapat? Totoo. Iba, iba. Siguro ma-apply mo siya sa ano bang pageant? Actually, hindi na din eh. Kahit sabihin natin doon sa Miss Grand, di ba? Pagka hindi ka nakitaan ni Nawat sa mga pa-activity niya, talaga liligwaking ka talaga. Ngayon, kaya hindi na uso yun, guys. Hindi na uso yun. Iba-iba talaga ng era. Tapos yung reserve of energy, no, huwag na. Delikado. Ayan, kagaya ni Victoria Velasquez Vincent, talagang nasusustain niya talaga. Grabe yung naging performance man sa mga activity. Kaya, di ba, before, nung ano, parang nalalabuan ta kay Victoria, pero nung ito na, grabe, dinadare-darecho na ni Victoria. Yun, kasi alam niya, consistency is the key. Ano yun? Ayan. Oh, ano ba? May mga questions pa kayo, guys? Wonder. Ano yun? Ba't may nababardugulan niya? Ayan. So, may mga questions pa. Baka drop na yung mga questions. Uy, ilang ano na tayo? Ang taga na natin nagla-live. Miss, ano na yata tayo? Uy, guys, ang ganda nang nilabas ni Tara na photo. Oh. Charan! Grabe, oh. Face card, di bakla? Tapos guys ha, i-follow nyo naman yung ating ano, official ano, IG, ayan. Ayan, screenshot. Ayan, kahit naman konti yung ating following, nasa ano lang, 3,000, pero yung mga ano natin, million-million ang views. So mabait sa atin yung algorithm. So i-follow nyo na. Tapos, after nyo i-follow, mag-comment lang kayo, i-follow back ko kayo. Ayan, para makita ko rin yung community ko. Para titignan natin yung mga photos sa Instagram niya, yung mga ganyan. Ayan guys ha, follow nyo na, screenshot, tapos follow nyo. Tapos i-follow back ko kayo. Basta mag-comment kayo ha. Kuya, nag-follow ako, ganyan. Totoo, wala na yun. So, ang taga na natin nagla-live. So, I think busog na kayo. By Saturday, guys, ha, may live kami ni Giselle Ortega. Ayan. And then, on Sunday, meron tayong, ayun nga, may event again, ang MUPH. So, yun lang. Thank you so much sa 400 plus viewers natin tonight. See you po ulit sa ating next live. Mabuhay and good night. Bye-bye. Thank you.